Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bahagi ng buhay natin, di lamang bilang tao, kundi bilang Kristiyano, ang manghusga. Sa aminin ninyo at sa hindi, aware man kayo dito sa kasalanang ito o hindi, nagagawa natin ito kung hindi man araw-araw, at least twice a week. O kung hindi man twice a week, dalawang beses isang linggo, isang beses isang buwan, o isang beses isang taon. Kung mahilig kang magchismis o magmarites, malamang ginagawa mo ito ng malimit. Nag-ayos lang ng suot at umiksi ang palda dahil may isang formal na okasyong pupuntahan, malandi na kaagad sa tingin natin. Naglagay laang ng make-up at nagpaganda to feel good about herself. Nanlalalaki kaagad ang husga natin. Nagkaroon lamang ng tato sa braso. Masama na kaagad na tao ang ating husga. Nakita lang na nakikipag-usap sa ibang babae nang hindi niya asawa o hindi niya girlfriend, babaero na kaagad. Bumagsak lang sa board o sa isang subject, bobo na kaagad. Naging dalagang ina lamang, masama ng babae sa tingin natin. Hindi ba pwedeng niloko lang o nagtiwala lang ng sobra o nagmahal lamang ng totoo? Nakita lang si Father na may kasama sa SM, kumakain. Girlfriend ka agad? Kung hindi man malimit bilang Kristiyano ang manghusga ng ibang tao, ito ay karanasan natin. Hindi malayo na panghuhusga din ang inabot ni Tomas na tinaguri ang kambal. Tingnan nyo ang ginamit na salita, kambal. Hindi Thomas the Doubter. Kasi ang Thomas the Doubter may kasamang panghuhusga. Sa kapwa niya alagad, nung hindi kaagad siya naniwala sa nakarating sa kanyang balitang muling nabuhay si Jesus. Bakit kakaiba ang naging tugon ni Tomas? Bago natin siya husgahan, tingnan muna natin ang nasa likod ng kanyang tugon. Ano ba ang kanyang tugon? Ang sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Bakit ganito ang kanyang tugon? Tingnan natin ang mga posibleng dahilan bago natin husgahan si Tomas. Una, wala siya noong nagpakita si Jesus sa upper room. Hindi siya kasama ng mga apostoles. Ikalawa, napakasakit ng kanyang karanasan after the death of Jesus. He felt betrayed by the death of our Lord Jesus Christ. He was hopeless, disappointed. Nung mamatay si Jesus, nawala ng kabuluhan ang lahat ng kanyang naging paniniwala at pagtitiwala. Idagdag pa diyan ang takot niya sa pwedeng humuli sa kanya dahil sa kanyang paniniwala sa ating Panginoong Jesus. And he had reasons for believing so. Namatay ang kanyang pinaniniwala ang magliligtas at magtatanggol sa kanya. Niho niha wala siyang narinig na paliwanag kung anong nangyari. Gumuho ang lahat ng kanyang pangarap. Gumuho ang lahat ng kanyang tiwala. Ang pakiramdam niya, naloko siya ng mga taong naging instrumento para maniwalang si Jesus nga ang magliligtas sa kanila.
Pero sa halip na panghuhusga din ang inabot ni Tomas kay Jesus, ang itunog niya ay kakaiba. Awa at pangunawa. He allowed Thomas to touch his hands and see for himself and experience the resurrected Jesus. That made Thomas, who before seeing Jesus, the doubter, now the believer. Hinayaan niyang ibigay kay Tomas ang kanyang kahilingang makita ang sugat ng ating Panginoong Jesus sa kanyang dalawang paa at maipasok ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran. Hindi niya hinusgahan, hindi niya kinutya, hindi niya kinondem sa kanyang muling pagkabuhay. Sa halip, awa at pangunawa ang kanyang itinugon sa tila bagay pagdududa ni Tomas sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, bilang Kristiyano at bilang naniniwala, kung tunay ang inyong paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay inaanyayahan upang iwasan ang panghuhusga sa kapwa. Sa halip, sikapin nating maging maunawain at maawain sa kapwa, lalo na yung mga taong kakaiba sa panlasa, paniniwala, at paninindigan sa atin. They deserve, or they also deserve, not only respect, but understanding and mercy. Dahil hindi naman talaga alam natin kung ano ang laman ng kanilang puso at isip, at hindi rin natin alam ang pinagdadaanan nila. Marahil ang iba sa kanila na nahuhusgahan natin sa kanilang ginagawa at ipinapakita ay gusto din lamang maging masaya o magkaroon ng kasarinlan. Ang iba naman marahil ay sinisikap din lamang na maging totoo o magpakatotoo. Baka nga ang iba dyan ay naloko din lamang dahil sa kanilang labis na pagtitiwala. Ang iba naman siguro ay labis din lamang na naniwala sa tunay na pagmamahal. Sino tayo para husgahan sila? Hindi lamang dahil sa hindi natin alam ang totoong laman ng kanilang puso at isip at hindi natin alam ang konteksto o pangyayaring sa likod ng kanilang tila baga maling desisyon o maling disposisyon. Kundi bilang Kristiyano, hindi dapat panghuhusga ang ating ginagawa, kundi pangunawa at awa bilang pagsunod kay Kristo na siyang dahilan kung bakit tayo nagbabagong buhay dahil siya ang ating sinusundan sa pamamagitan ng ating binyag. Huwag sana tayong dumagdag, mga kapatid, sa bilang ng mga taong pinasasama ang kanilang pagkatao dahil sa walang sawa nilang panghuhusga sa ibang tao. Tatandaan natin, kung ano ang ginagawa natin sa ibang tao, yun din ang babalik sa atin. Sikapin nating umunawa at maawa, lalo na sa mga taong mas higit na kailangan nito, hindi lamang bilang tao, kundi bilang Kristiyano. Isa yan sa pagiging tatak ng naniniwala na muling nabuhay si Kristo. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang